guys, welcome back again to my YouTube channel. Bali, naghihintay na ako ng bus. Tuesday ngayon, super init. Grabe. Kanina paglabas ko, sabi ni Marvin, medyo malamig daw. Tapos paglabas ko naman kanina, hindi pala ang init. Tinanggal ko yung jacket ko. Ito yung bitbit yung jacket, guys. Tapos pagdating ko kanina dito sa trabaho, sabi sa akin ni Ate Delia, Crystal, saan ka naglangoy? Ha? Hindi pa ako naglangoy. Ay, tapos tawang-tawa siya. Sabi ka, nag-picnic kami, Ate Hana. Nasunog yung mukha mo. Sabi ko, nag-picnic po kami nung nakaraan siya. Kaya yun po, gumalagala din po kami ni Marvin. Hindi ako nakapaglagay ng sunscreen. Sana hindi delay yung bus ngayon kasi may pupuntahan kami ni Marvin. Bibili kami ng bulaklak, guys. Tapos ngayon yung dating nila Mama Aida. At nag-alanganin nga kami kasi yung ano yung authority, letter of authority ba yun? Tawag doon. Kasi nasa gobyerno nga magtatrabaho si Mama Aida. Kailangan niya yun. Hahanapin sa kanya sa immigration. Tapos kanina pagising ata namin ni Marvin, kanina alas 4:30, nasa Taiwan na sila. Tapos Taiwan to Toronto, 14 hours ata mahigit. So, dating nila mamaya, gabi. Pagkabili namin ng bulaklak ni Marvin, uwi kami, tapos tutulog kami. Mas gising na lang kami mamayang gabi, guys. Tapos punta na kami dun sa airport. Excited na rin kami ni Marvin. Lalo si Marvin, syempre, parents niya yun eh. Sana soon, parents ko naman. Ayun, kahapon, nagre-ready kami ni Marvin ng mga pupuntahan namin. Ipapasyal namin sila Mama Aida. Tapos, ayun, sabi mo Marvin, pahinga muna natin sila Mama Aida ng 1 week. If kaya na naman nila Mama Aida, edi after work, gagala tayo. Punta tayong downtown, ganyan. Kasi 3 PM naman yung out namin ni Marvin. So, Warden Station. Tuturuan na lang namin sila Mama papuntang Warden Station. Kasi super lapit lang naman dun sa bahay. Tapos kukuhaan din namin sila ng SIM. Oo, kasi may imimit sila dito. Nandito rin kasi yung kaibigan nila Mama Aida. Dito rin sa Toronto. Sa Scarborough din, guys. Hindi pa nagme-message si Marvin mula kanina. Baka hindi na naman siya nakapag, ano, ewan ko, kasi nakaraan, nag-alala ako, hindi siya nag-message sa akin ng break time niya. Tapos ngayon mula kanina, break time, yung break time niya ng morning, siya ka lunch niya, wala talaga. Tapos break din niya ng, ano, snack time nila, wala talaga. Naku, ano pati pumapasok sa isip ko. So, ayun, nandito na rin yung bus ko, guys. Guys, nandito ako ngayon sa Scarborough Town Center. Basa ang kilikilip ko. Ang init kasi dun sa work ko. May aircon naman pero ang hina. Dito malamig. Ala, medyo mainit ng konti. Pagpasok dito dun sa may part na labas mainit. So sabi nung katrabaho ko, Crystal! Sabi niya. Yung ano, yung ibang lahi. Sabi niya, ang init kasi dun ng suit ko. Naka-jogging pants pa ako. Tapos, uy, may flowers silang dala. Saan sila bumili? Tapos ayun, magsuot na daw ako ng mga short na hanggang tuhod or lampas tuhod. Pwede naman daw. Wag lang daw yung pek-pek short. Yung maiikling short, nakita na yung kuyukot. Wag lang daw naman yon. Kasi naka-ano na sila, short na sila na ano, lampas tuhod or hanggang tuhod. Kasi mainit na nga. Tapos sabi ko, sige. Kaso wala akong ganung short. Puro jogging pants kasi yung ano ko, saka mga pantalon. Pero pag nakakita kami sa ukay ni Marvin, baka bumili ako. Para naman nga maginhawa, guys. Pupunta lang ako ng Dollarama, guys, para bumili nung ano, flag ng Canada. Para mamaya pagpipicture namin kala Mama Aida, may hawak silang ano, Canada na flag. Si Marvin on the way na rin siya dito sa Scarborough Town. Hintayin ko na lang din siya. Siguro nakabili na ako si Marvin. Nandiyan na padating. Asan nga ba yung Dollarama dito? Ay, dito. Let's go! Nandito na tayo sa Dollarama. Ang daming laro, ano. Mga pang summer, pang swimming, mga pang dagat, guys. Saan ko ba nakita yung ano? Dito ko ata nakita yung Canada. Ayun. Ayun yung mga ano ng Canada para sa Canada Day. May bibilhin ako. Tapos, may balak din kasi akong bilhin na ano, parang keychain. Para dun sa kay Papa at kay, oh my god, tumama ako. Kaya kay Princess. Ayan, nandito na tayo.
May gusto kong bilhin kasi syempre may mga susi sila sila papa para yung kitchen nila Canada. Mura lang naman eh, $175. Pipili lang ako ng maganda pa. Pero sa July pa kasi nila yung matatanggap. Pag-uwi pa nila mama Aida. Yan. Saan yung Watawat? Nakita ko, parang mas dumami ngayon yung ano nila dito. Ah. Nasaan yung Watawat? Ay, ito. Ay, ito yung Watawat, guys. Pwede na isang piraso. Tapos ito, guys, gusto namin bumili para dun sa aso namin. Yung nakalagay Canada. Yan to. Ito din, no? Sa aso din to. Para yung mga baby namin, meron sila. Guys, maganda rin to. Oh. Mas maliit siya. Kaso mas mahal. Kasi yung kanya, ano, ganito. Ito kahoy kasi. Pero ano kaya? Maganda kasi to. Maliit lang. Saktong-sakto lang. Guys, ito na lang kukunin ko kasi mas maliit siya. Mas maganda kasi siyang tingnan. Ayan. Pwede kasi siyang mahaba. Pwede maikli lang. Punta na tayo sa ano. Doon magbabay na tayo. Ito lang yung binili ko dito. Tapos nag-message na rin si Marvin. Nandun na daw siya sa labas. Kaya magmadali na tayo, guys. Guys, si Marvin nagmula siya doon. Doon siya pumasok sa IKEA. Kasi sinasabay siya lagi nung kawork niya eh. Ayun. Ayun si Marvin, guys. Gahanap na yun sa akin. Ayun, nakangiti na siya. Guys, punta muna kami. Saan ba tayo pupunta? May pupuntahan muna kami. May kukunin kami, guys. Ang init ba, no? Walang hangin. Kunti lang yung hangin. Baba sa kilikili ko nito. Kadiri. Paano yan ang kilikili mo? Ayan. 41, 46. Kailangan na natin magmanlaw. Ano, hindi na pwedeng gabi. Yak! Kakaligo lang kasi natin kagabi. Hindi pwedeng gabi na tayo maligo, be. Mainit na. Umaga na tayo maligo. Oo. Guys. Oh! Yo! Naiwan mo na nga yung kanina. Pinagdala na nga kita. Lalaglag mo pa. Be, patingin nyo nung ano, yung matang in love. In love sa akin. Ayan, guys. Kasi kanina sabi niya, naiwan daw niya yung ano niya, merienda niya. Ayan kasi lagi niyang merienda. E, dinagdala ako. Nandiyan na yung bus natin. Uy, umahangin ng konti. Gumiginhawa ng konti. Kabababa lang namin sa bus. Oo, Walmart. Dire-direcho lang to, be. Penguin! Oh, basta nga. Usako. Oh, kita mo? Son of a... Ano? Ba't may nubos? Gutom ka ba? Be, malayo lakad. Ang init. May in-order kami sa Walmart. Tapos dito yung address na pinakamalapit na pwede nilang pagdalhan. Kaya dito kami pumunta, guys. Saan part ba to? Eglinton to, be? Saan to? Ha? Ah, St. Clair. Okay. Guys, nasira yung salamin ko. Yung binili ko sa Aldo last year. Summer din yun. Natanggal yung tornilyo, hindi ko na makita yung tornilyo. Buti na lang, may in-order ako sa Shopee. Parehas kami ni Marvin. Ano lang yun, 100 plus. Yun din yung salamin ko last year, yung isa. Eh, hindi ko alam kung nasaan. Kung saan na. Minsan kasi si Marvin gumagamit nun, minsan sa akin. Pwede kasi palalaki, pwede pang babae. Ayun, bumili ako ng dalawa. Dala nila Mama Aida. Kaya magagamit na namin ni Marvin ngayon summer. Christie Station, ang bilis, no? Bilis ng biyahe. Parang katutulog ko lang. Nagising na agad ako. Ayan. Buti silong na dito. Hindi na ganun kainit. Oh. Lalakad kami dun papunta dun. Oh, ice cream ka na naman. Ala! Be, fish cake. Oh, gusto ko niyan. Mga ano lang. Eh, makapunta na tayo dito ng summer. Mga gantong oras pala. Anong oras na, be? Anong oras na? Alas 6? Mga gantong oras sala tayo pumunta dito. Okay, hindi na ganun kainit. Ang lakad. Hindi yung lakad dito sa part na to. Nung tayo pumunta dito, super init talaga dito. Walang silong. Ayan, guys. Diyan kami bibili. Yung panggamyatang dito daw bumibili. May buto-buto eh. Sabi ni Ate Lovim. Diyan siya bumibili. Yung kulay blue nga daw, diba? Yan yun. Yung grocery, no? Mura daw doon. $7 ba mahigit? Ang dami na. Oh, kumunot na naman noo mo. Anong gusto mong kulak-lak?
Ito, maganda rin. 7 na yan. Tingin ka dyan, tingin ka pa dyan. Mas maganda ba yan? O ito? Parang mas maganda nga. O nga, parang mas maganda nga yan. Yung halo-halo. Yung halo-halo, mas parang mas bet ko yung halo-halo. Late ba? Ito. Wala pang sunflower, no? Dilaw? Violet. No, mas bet mo. Huwag ka na. Base pa rin. Oh, dalawa na $6. Magkano yung binili mo na yun? $4 yun. Mas mura pala dito, bebe. Bibili ka? Saka na? Baka may bulaklak pa rin sa tabi. Malaki ba siyang tingnan? Dahan-dahan, no? Bayaran mo na. Pila ka. Tigmanga na pala, guys. Oh, gusto ko ng gantong mangga. Kaso wala tayong bagoong. Bibili na ako ng bagoong. Mag-grocery naman kami bukas si Marvin. Pili lang ako. Kasi dalawa. Dalawa $5. Oh, sorry. Ay, ito na lang. Tsaka yung isa dito tayo mag-grocery na laki mura. Para kanina yung bulaklak. Para sa akin ba yan? Sige nga. Paano? Yung mali. Yung matang in love. Matang. Makakalamang bungguloid niya. Uwi na kami, guys. Tapos pagka uwi namin, tutulog lang kami ni Marvin. Gising na lang kami mamaya. Nagugutom ako eh. Guys, yung naiwan ni Marvin na ano tinapay. Tapos ito kakainin ni Marvin. Kasi nagugutom na din daw siya. Gutom na din ako. Kain muna kami kasi mamaya susundo na kami kala mama. Pero mahaba pa. 7:33 na pala, be! Oh my God, 7:33. Ayan, guys. Nakapagbihis na kami ni Marvin. Nakapagbanlaw na rin ang katawan. Hindi na ako nagbasa ng buhok dahil kagabi naman. Nilagyan ko to ng cream si Marvin na ligo. Ayan. Getting ready. Ang init eh. Super init ngayon, guys. Grabe. Inintay namin. Nasa washroom. Inintay na lang namin sila Kuya Ali at si Ate Mary and tapos punta na kami ng airport, guys. Kasi ni-check na rin namin. Arrived na sila mama, no? Ng status nila, guys. Kaya let's go. Hindi na ako magdadala ng jacket kasi ayang hobby ko. Wow! Ang kapal na ng buhok. Victoria mo na sa Friday, no? Oo. Ayusin mo na lang yung buhok mo, be. Ayusin mo to, be. Mahaba kasi to. Baby oil mo. Let's go na, guys. Tingnan nyo tong aking sapatos na, guys. Second time ko pa lang itong gagamitin mula nung binili ko last year. Mag-iisang taon na to sa akin. Let's go! Ito na yung bulaklak, guys. Ayan, outfit check. Init. Ilaw dito, oh. Pak! Inayos na ni Tito, inirinis na sa labas kasi nga padating na sila mama. Ayan. Meron kayong pindutan dyan ng ilaw para dyan ko na lang sarhan. Ay, piling ko sila ate na yan. Ayan na si Kuya, ang bagong sasakyan, Highlander. Takpan natin yung ano plate number. Ganda. Highlander 2024. Ah, may pasok po. Buti hindi na traffic no, Kuya, papunta dito. Parang sa kabila, traffic ah. In 2 kilometers. Sa kabila nga, pabalik ang traffic. Highway 401 Express. Bilis na lang mama, no? Dumating sila ng 9:15, no? Tapos, mga 1 hour lang na dito na rin. Tapos na sila sa immigration, tsaka nakuha na yung maliit. Hindi tulad nung sa amin dati, ang tagal namin. Ang dami kasi namin nun eh. Kasi mga student, super dami. Tapos nagka-problema pa yung ano. Problema pa sa mga maleta. Late na iba pa yung mga maleta namin. Tapos nawala pa yung ano box namin. Yeah! Kaya alas dos na kami nun. Alam ko, alas dos na kami nakalabas nun. Ayun na, nandito na tayo. Wow, ang laki no. Ang laki naman. Pasukin lang natin mabilis sa loob no. Para matulak natin yung bit-bit nila mama. Pasok kayo para ano, hintay ko kayo sa labas. Para pag-picture kayo. No? Ay, picture.
Ayan, ang dami rin pala ngayon, no? Dami din nakaano, oh. Ang dami ng sasakyan. Saan ba tayo nang bumaba, bebe? Dito rin ba? Ano, lumabas sila. Ayun yata sila. Hindi po. Kamukha mo ba ni Marvin? Eh, pwede ba tumawid dyan? Mukha naman pwede. Saan? Ay, si Papa o! Ayun, palito ko na. Ayun, ayun. Let's go! Nalamig ako ah. Mukhang malamig dito sa loob. Asa na sila mama? Ay, hindi naman ganun kalamig dito. Ayun. Ayan na si mother. Ayan, dapat. Welcome to Canada, mama! Ang sakit ng biyahe. Oh, okay lang. Oh, thank you. Picture mo na. One, two, three, smile. Ayan. Uwian na, pero baka kakain muna kami. Kakain muna natin yung sila mama. Tsaka si kuya. Ganda ng bag mo, ma. Medyo mainit ngayon, ma. Ang daming sasakyan. Ha? Bigit pa sa amin dati. Oh, mas mabigat yung atin? Dati, oo. Nag-message nga po si Ate Trisha kay Marvin. Sabi ay, kung nasaan na daw po ko, excited na daw po nila makita yung vlog. Ano, okay na, be? O, oh, sige. Dito kami sa McDo, guys. Order lang si Marvin ng pagkain para kay la mama siya ka kay Kuya Ali. Kano magbabayad ako? Oh, bigatin talaga itong mister ko siya na. Ako, okay na? Nantala na. Let's go. Meron din pong ano po, tigil po sa Taipei po. 4 hours lang naman po. Ayan na, ibababa. Lalaki nga ng maleta. Ilan na bang maleta ang allowed? Isa lang, dalawa? Yung kanila po, tig-dalawa po. 23, ano po, 23 kilo po. Guys, hindi na pala ako nakapag-update sa inyo nung dinala namin yung mga gamit nila mama. Bali, nakipag-istoryahan si mama muna sa landlord namin. Tapos, ayun, inayos nila Marvin yung mga dalang mga bagahe nila mama. Yun nga, sabi ni mama, hindi nga daw mabuhat masyado ni papa yung mga bagahe. Kasi nga, syempre may bibigat. Mabuhat nung nandun sila, naawa daw si mama. Kasi hindi sila nagpa-wheelchair assistant, mga ganun. Tapos, after na mag-usap ni mama, pinakain na namin yung McDo. So, sabi ng mama, hindi daw siya mahilig sa burger. Tapos, yun, kinain pa rin ni mama kasi wala kami may-offer na iba. Kasi nga, hindi nga nagpabili muna si mama ng mga pagkain, grocery. Sabi niya sa amin, oatmeal lang daw, saka mga prutas lang daw, bilhin muna namin ni Marvin. Pagdating na lang daw nila dito, saka na lang daw kami mag-grocery. Para daw makapasyal din daw sila sa mga grocery store daw dito sa sa Canada. Tapos edi sabi namin ni Marvin, oh, sige po ma, edi hindi na muna kami nag-grocery nga. Tapos, after nun, edi kinain na nga ni mama yung burger. Tinan niyo naman tong to. Sabi ni mama, hindi nga daw siya mahilig sa burger, pero ang sarap daw ng burger dito sa sa Canada, yung burger ng McDo. Oo, gustong-gusto ni mama yung burger. To sabi namin, basta susunod, try nyo, papatry naman namin sa inyo yung Jollibee dito sa Canada. Tapos ayun, gagala-gala na din namin. Paunti-unti, after work, kasi maagap naman yung out namin ni Marvin, 3 PM naman kami pareha. So, yun, doon kami magkaka-time na igala. Tapos minsan, Sabado at Linggo, diba? Tapos sabi ko nga, syempre, dito sa backyard okay na kasi inaisa ni Tito. So, sabi namin, daming dala kasi nila mama ng mga
ano, tuyo, tapos bilhin lang kami ng hot dog, longganisa, mag-ano kami, mag-breakfast kami dito sa backyard kasi may bagong bili uli si Tito na lamesa. So excited na nga kami. Inaano na lang namin kung kailan kami magpapag-try. Ano pa nga, super kalat pa nga ng ano, ng magamit nila mama kasi aayusin pa namin yon. So ayun guys, okay naman yung ano nila mama, hindi naman sila nagka-problema tulad dun sa amin pagdating namin dito. Ang tagal bago kami nakalabas. Late nga kami dumating dun, itumawag na si papa kung nasaan na kami kasi nandun na sila sa ano, naghihintay na daw sila sa amin. Kaya sabi ko, ang bilis na naman nila papa, pero natagalan din daw sa immigration guys kasi ang dami daw tinanong. Hiningian daw sila nung plane ticket nila pabalik, tapos parang basta ang dami daw tinanong, hindi ko pa naano yung iba. Tapos ayun, pasok na muna ako guys at ngayon ay unang araw nila mama, ayos silang namin yung mga gamit tapos ipaglalakad-lakad namin mamaya. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, bye!